balita na mga usapin tungkol sa COVID-19 at extensive community quarantine nitong mga nakaraang araw. Kailangan may sarili po kayong bolden. Disiplina lang po ang mahiran. Marami sa mga kababayan natin ang nangailangan ng tulong. Pero hindi lang tayo ang naghihintay ng ayuda. Maging sila, umaasa na maambunan ng pantawid gutom. Si Ginger, laging gutom at madalas nakabilad sa araw. Mula na magsimula ang ECQ, hindi na raw siya naasikaso ng dating may-ari sa kanya. Lalo na't matinding hirap din ang dinanas ng pamilyang nag-alaga sa kanya noon dahil sa pandemic. Ginger! Kaya naman, minabuti siyang kupkupin ng pamilya ni John Martin Ferrer. Ikaw, John, mahilig ka sa aso? Opo, simula po noong pa, nang bata pa po ako. Pati po yung papa ko, mahilig din po siya sa aso. Ito si Ginger, ano ba ang history niya? Kinuha siya ng pinsan ko, bali hindi naman naalagaan na maayos. Kaya sa ngayon, kinuha naman po namin. Ano naging condition ni Ginger at ngayon gusto mo na may mag-adapt sa kanya? Ang gusto ko po, maging maayos na yung tirahan niya kasi dito po sa amin, nakalagay lang po talaga siya sa bakanteng lote sa tabi ng bahay namin. Nahihirapan man sa kondisyon niya ngayon, nananatiling matibay ang loob ni Ginger. Malambing pa rin daw ito at masayahin. Ngayong tapos na ang extensive community quarantine, hiling ni John na makahanap si Ginger ng bago at permanenteng pamilya. Ginger! Mangyayari kaya ito? Kasama sa mga nag-trending nitong nakaraang ECQ ang mga balita tungkol sa mga hayop. Ilang private zoos at animal shelters ang nanawagan ng donasyon. Hindi para sa kanilang mga empleyado o pamilya, kundi para sa mga hayop na nasa pangangalaga nila. Ang Animal Kingdom Foundation sa Tarlac, kung saan dinadala ang mga rescued dogs na biktima ng pang-aabuso at dog meat trade, kinailangan na rin humingi ng tulong. When the news about yung imminent lockdown, yung COVID, we thought we were prepared eh. Actually, sa totoo lang, other than for ourselves, we even gave out dog food for other shelters during the initial stage nung lockdown. We never thought that it can go longer than 1 month. When we exceeded 1 month, yung mga donations of dog food, cash donations, or other donations, parang bumaba, humina ito hanggang sa parang halos wala. Buti na lang, kahit nasa gitna ng pagsubok, hindi nag-iisa ang mga hayop sa AKF. Bukod kay Attorney Heidi, 24/7 na nakabantay sa animal shelter ang ilan sa mga caretaker. Tulad na lang ni Elmar na piniling samahan ng mga aso sa shelter sa kabila ng lockdown. Una-una po, naawa po kami dun sa mga alaga po namin dito. Paano po pag wala po kami dito, kawawa po sila. Kasabay rin ito, naglabas ng online page na Find Love Online Virtual Dog Adoption ang AKF, kung saan 18 dogs ang tagumpay na nagkaroon ng bagong bahay at bagong buhay. Sa Bacolod City, isang grupo din ang voluntaryong nagpapakain sa mga stray animals sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang kanilang samahan, tinawag nilang Potion Project. Almost 4 months ago, we started this stray feeding when the ECQ was lifted. We only started with about around 10 strays. A month later, we were able to employ 10 stray feeders in different areas in the country. At kahit MGCQ na, hindi pa rin tumitigil ang grupo sa paghatid ng tulong kontra gutom para sa stray animals. Kung minsan, inaabot na sila ng gabi sa daan, makapaghatid lang ng ayuda sa mga aso at pusa.
Isa rin akong dog lover at ako mismo nakaramdam ng takot para sa alaga kong si Sparkle. Dahil sa pagsasara ng karamihan sa pet store sa aming lugar, I want you to meet our dog, Sparkle. Yan, magti-3 years old na siya at babae siya. Chihuahua ang breed niyan at huwag kayong magtaka kung bakit nakalabas ang dila niya. Sadyang ganyan siya. Actually, hindi ko pa nga siya napapag-groom. Dahil nga, di ba, meron tayong mga pinapairal na quarantine lockdown. So, dito lang siya. Dito lang si Sparkle! Pero sadyang resilient at pamparaan ng mga Pinoy, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ay nakakahanap ng paraan ng ilang kababayan natin para tumulong sa ibang dog owners at kumita at the same time dahil sa problema sa biyahe during ECQ. I'm Derek Ang. I'm the owner of Transfer Online Pet Store. So we do pet transport and pet supplies delivery. Thank you, sir. Ang munting negosyo ni Derek magiging mas makabuluhan ngayong araw. Pumayag kasi siya na maging official driver ni Ginger, ang asong naghahanap ng bagong pamilya. Ang college student na si Huge Morales ang mapalad na napiling mag-ampon kay Ginger. Huge, nakita mo sa na pinost ni Jan? Nakita ko po kasi sa Facebook, nasa hindi siya magandang sitwasyon. Kaya naisipan ko na rin po siya ang ibig. So, kailan mo planong kuhanin si Ginger? Mamaya na po siya darating. Ah, makukuha mo na siya mamaya? Opo, nilinis ko po yung cage sa backyard po namin para maganda po yung ano niya. Tapos po, mamaya po, bibili po ako ng mga dog food, ganun po. Excited ka? Nakikita ko sa mukha mo, masaya ka? Opo, gusto ko po talaga siyang makita po si Ginger. Na-excite na po talaga ako. Kagabi pa po, hindi po ako makatulog. Oh, nakakatuwa naman na yung meron kang ganyang sa mga pets. Mula Tondo, bibiyahe si Ginger hanggang Quezon City, sakay ng transfer vehicle ni Derek. Masakit man para kay John na ipaampon si Ginger, mas makabubuti raw ito para sa babaeng aso. Jan, ikaw, kung meron kakayahan na alagaan talaga at equip si Ginger, gagawin mo ba yun, Jan? Sa ngayon nga po, parang dadalawang isip kami ni Papa kung talagang ipapampo namin siya. Pero napag-desisyon na namin na ipa-adopt siya kasi nga po, hindi rin po namin makakaya. Pamili po yun namang problema eh. Makalipas ang halos isang buwan ng paghahanap ng bagong pamilya, eto na si Ginger, excited para sa kanyang bagong bahay kasama si Huge. Napakain ko na si Ginger ng dog food. Tapos ngayon, kinulong ko muna siya kasi nagangat-ngat siya ng mga dahon. At malalagot ako sa lola ko. Ayaw mo ng pagkain? Unang araw pa lang ni Ginger. Aba! May alam na agad siyang tricks. Ginger, come here. Ginger! At sosyal, dahil in Spanish pa. Oh, no? Siéntate. Siéntate. Ginger, siéntate. Arriba. 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 Very good. Simula ngayon, ito na ang bagong tahanan ni Ginger. Magkaiba man ang sitwasyon sina John Martin at Huge, isa lang ang hangad nila ang maging masaya at maayos ang lagay ni Ginger. Kaya naman payo ng mga eksperto sa mga nag-iisip mag-alaga ng aso dyan, adopt, don't shop! Sa isang ekstraordinaryong panahong tulad nito, kung saan hindi lang tayo mga tao ang kailangan ng tulong at malasakit, dahil para sa kanila, hindi lang tagabantay ng bahay ang mga aso. Parte rin sila ng pamilya na dapat inaaruga at minamahal ng buong puso. Ginger! Patunay lang din na sa gitna ng krisis, lumalabas ang marami nating kababayan na likas na matulungin, mapagmahal sa mga alaga at maparaan.